Palimulit tayo ngayong araw. Grabe, napakrave talaga ako ngayon. Kaya nagluto ako ng paborito ko. Nung nagda-diet ako, ito talaga ang hinakain ko madalas. Mixed vegetables with fried chicken. Samahan niyo ako sa mga susunod kong videos kung paano ko ito ginawa. Ito ang ingredients natin. Meron tayong broccoli. Meron tayong marinated na chicken. Yung chicken, kung anong flavor na gusto nyo, okay lang. So, ako dito, simple lang, no? Bawang, asin, paminta. Marinated for 1 hour yan. Ayan ang aking low carb na hindi nawawala sa diet ko na cabbage. Ayan, gustong-gusto to ng anak ko, itong young corn na to. Ito yung inaabangan niya ngayon. Meron tayong bawang at saka minced garlic. Ayan, mamaya natin gagamitin. Now, tayo ay magpainitan ng pan using canola oil. Ayan po yung pinipito na natin yung manok natin using canola oil. So, kung gano'n po ka-crispy yan, pwede nyo po yung gawin. Luto na po ang ating chicken. Ayan. Ang bango-bango nito dahil merong garlic. Nilinis ko lang yung pan using tissue at maglalagay na po tayo ng oil. Naglagay din po pala ako dito ng butter. Konting butter lang po, okay na po yan. Ayan. I-melt lang po natin yung butter. Naglagay tayo ng oil. Next natin ang sibuyas. Ayan, medyo mura na ngayon ang sibuyas, mga mari ko. Masarap na bumili ng sibuyas ngayon, mag-imbak ng sibuyas. Kayang-kaya na natin ngayon bumili ng sibuyas. Sabi ko to 180 per kilo. Pero hindi ako bumili ng isang kilo, syempre. Kalahati lang. Sunod natin ang ating minced garlic. Mas masarap ang luto pag maraming garlic, no? Tsaka ang bango-bango nito together with the butter. So, yan. Medyo lutuin lang natin ng konti at isundan natin ang ating young corn. Inaabangan talaga to ng anak ko, tong young corn. Nung nakita niya habang naghihiwa ako, tuwan-tuwa na agad. Gustong-gusto na agad kainin. Hindi pa nga luto. Ay, nako. Ayan. Isutay lang natin ng konti. At ito pa ang kanyang kinagigiliwan ng aking bunso, ang ating whole corn. Lagi akong may ganyan sa aking grocery. Baka naman. Ayan. Ayan, no, ready to eat na kasi yan. So, yan yung nilalagay sa mga halo-halo. Magsa-summer na ngayon. Ang sarap-sarap yan sa halo-halo. So, yan. Sutay-sutay lang ng konti dahil ready to eat na nga yan. At isunod natin ang ating broccoli. Sa broccoli po, hindi ko masyado itong ginigisa ng matagal. Kasi mas gusto ko yung kitang-kita yung pagka-green niya. Yung hindi masyadong saggy. Yung bang sabog na sabog kasi. Lutong-luto. Hindi masarap yung kainin. So, konting sutay-sutay lang. Konting painit lang. Mga 2 to 3 minutes, okay na yan. At isusunod na natin ang ating cabbage. Ayan. Lagi ko may cabbage pala, no? Lagi ko bibili nito. May dish kasi ako na gustong-gusto din ng aking panganay na anak. After 2 to 3 minutes, pwede na itong hanguin. Ayan, luto na siya, no? After 2 to 3 minutes. Isunod natin ating lemonade. So, itong ating ingredients. Meron tayong lemon, meron tayong ice cube, meron tayong cold water, at asukal. Pigain lang natin lemon, and then ihiwalay lang natin tong mga buto. Ayan. So, kung gano'ng kadaming lemon, kayo na pong bahala. So, ako dyan isang piraso. Lagay tayo ng cold water sa ating magiging pitcher or container. Then, mag-add tayo ng yelo. Kung gano'ng kadaming yelo, kayo din na po ang mag-assign kung gano'ng kalamig ang gusto ninyo. Maglagay na tayo ng asukal. Kung gano'ng katamis, kayo na rin pong bahala kung gano'ng katamis. Kuno, kailangan natin i-dissolve to sa hiwalay na baso. Huwag natin directly ilagay dun sa container para siguraduhin na dissolve. Nalagay ko lang yung lemon kanina, no, para may design tayo. Kung gusto niyo ng panibagong lemon, okay lang naman din. So, ayan, ready na ang ating lemon. Pwede na po itong tikman. Ready na for plating. Kakain na tayo. So, kinakalabit ako ng anak ko dito, no. Sabi niya, ma, pwede na ba kumain? Nagugutom na siya. Habang nag-online class kasi siya, nagluluto ko, naaamoy niya. Yung bunso ko naman, sumilip. Sabi, ma'am, ready na yung ating corn, mama. Kakain na tayo. Ayan, eto na, nasa lamesa na, tuwan-tuwa na sila kasi kakain na sila, no? Diba, kita nyo, ang ganda-ganda ng gulay natin, no? So, simple lang ang dish natin for today. Samahan natin ng lemonade. Very crunchy yung ating mga gulay dyan kasi hindi natin sila masyadong ginasa ng matagal. So, sana mailuto nyo rin to sa inyong pamilya kasi very healthy ito.
Maraming salamat sa panonood!